So, hello guys, good morning. So ngayon ang i-discuss ko ay ang artificial insemination. So isa ako sa mga gusto magkaanak pero ayaw mag-asawa. So yung donor namin ay naandito ngayon sa part ng Manila area, Cavite. At nagpunta kami, nag-travel kami ngayon ng 6 hours para marating siya. So, pakita ko lang yung room na malapit sa kanya. Bale, wala po siya dito. Yan. Medyo makalat lang. Wala siya dito, pero mamaya pupunta siya para ibigay lang yung sperm. So, talagang wala siyang sex na involved. Kaya, artificial insemination. So, papaano ba siya ginagawa? So, ayan. Ito, dito mo i-test yung urine status update mo kung fertile ka na ba or hindi. And ang app na ginamit ko para dito ay ang Primum app. So yan, Primum app siya. And ilalag mo lang dito yung first day ng menstruation mo. Pagkatapos din ng menstruation mo, ilalagay mo rin siya. And doon, makikita mo na kung kailan yung possible day na mag-peak fertility ka. So, every day, mag-check ka nito after ng menstruation mo. So, ako, nag-check ako. Bali ngayon, July na ngayon, 2021. Nagkaroon ako ng July 12 to 16. Yan, yung mga red na yan. July 12 to 16. So, nag-test ako simula nung pang 6 day 7 8 ng 9 10, yun, pang 11th day pala ako nag-test ng ano ko ng ovulation test strip. So dun pa lang sa 22 medyo may chance na medyo mataas na mag-peak ako. So nag-travel na agad kami kasi malapit na rin umalis si donor. Kaya yung partner ko ngayon si Rose, bali 7 months pregnant na siya doon sa donor namin na mabait. And ngayon, kahit hindi ko pa talaga time para paalis na kasi siya, kaya kailangan i-grab ko na tong opportunity na to kasi gusto namin magkapatid yung magiging baby para lagi naman kami magkasama. Parang sila yung magiging na magkapatid sila. So, samahan nyo ako sa aking journey sa artificial insemination. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, yan guys. Pakita ko yung actual. Bali, ganito siya. Ito yung pinaka-urine mo. And then, ito yung LH strip na itetest mo. Bali, sabi ni donor, yung blue daw yung pinaka-okay. So, ito yung bibili nyo. Sa China siya nabibili na app eh. So, ilalagay mo lang dito yung urine mo para ka nagpipiti. And, aantayin mo, idadrop mo siya ng 10 seconds. Hanggang doon lang sa maximum line. Kasi minsan mali-mali, mas okay, 2 o 3 yung gamitin mo. Kaya mas maraming ovulation test strip, mas maganda. And then, mag-aantay ka lang ng 10 minutes para sa result. So, yung pagpipicture, medyo nagkaroon din ako ng problema. So, ang ginamit ko, isang Android at saka isang iPhone para pagka kasi yung Android, kalimitan, anong tawag dito, may Beauty Plus. Pero eto, nung nag-iPhone ako ng pagtetest, nag-download din ako ng Primum app doon. So, mas maganda yung result niya ng picture. Kaya hahanap dapat kayo ng angulo. So, sa Primum app yung ginamit ko, free app lang naman siya. So, ayan. May makikita kayo dyan na lines ng fertility mo, di ba? Yan, kung fertile ka na ba, kung kailan mag-open yung
fertile window mo. Tapos yan, dito ka magte-test. Ayan na nga yung mga na-test ko. Yan, makikita nyo dyan. Ilalag nyo dyan lahat ng tinetest mo sa urine mo. So, ito. Makikita nyo, sobrang visible lines na siya. Kasi nasa peak fertility na ako. Yung peak fertility na yan ay dadating lang sa atin ng 24 to 48 hours. So, possible nasa peak na ako ngayon, maya-maya mag-ovulation window na ako. So, isa sa nakatulong sa akin para talagang ma-sure ko to, yan, nabili ko to sa tito ko. Supplement siya, progesterone booster. Herbal naman siya, same sa ginamit ni Rose nung kasama ko na 7 months pregnant na ngayon. So, dati kasi nagtetest siya, medyo nahirapan siya two lines na nagpipik kasi ilang buwan din kami nagtest noon. Tapos hindi siya nag-okay. Kaya nagtry naman siya dun sa tito ko. Trusted na yon. Kung gusto niyo siyang ma-contact, bibigay ko yung number niya. Mag-PM lang kayo sa akin. Para makabili kayo at makakatulong din kami para mas papabilis yung pag-test nyo. So, yan. Yeah, para naman sa artificial insemination process, si donor magbibigay lang siya ng cup na to. Ito yung sterile cup. Pwede mo siyang ibili. Depende sa usapan nyo. Ayan. So, ito yung bibigay niya sa'yo na may lamang sperm. So, dito sa room na to, sa pinagstayan namin, di naman siya papasok. Iaabot lang niya. So, diba, sobrang safe. At, ito naman, itong syringe na to, na nabili ko din, mas okay, meron kayo para kung kulangin, may ibibigay siya. Minsan, may siya yung nagbibigay ng stock, pero mas maganda, ibili nyo na rin siya para sa iba niya na rin donor. Ay, iba niyang pagdodonatan, yan. In case maubusan sila or wala silang dala. Tapos yan, yan. Ito na yung syringe. So, aalisin mo yung karayom, syempre. And then, pagkabigay na pagkabigay ni donor, kailangan in-insert mo na siya mamaya. Tapos, kukunin mo lang yung sperm. And, kailangan ang pag-a-apply nito kahit ikaw na lang. Hihiga ka sa dyan, sa higaan na yan. And then, lalagyan mo ng unan yung likod mo, at least dalawa or tatlo. Tapos, nakataas yung paa. So, yan. Nakaganan ang position. Yan. Yan. Pagka-insert na pagka-insert mo, stay ka lang ng mga 1 hour na gano'n, nakataas. Parang nakalevel up yung position ng paa at saka ng balakang. Para talagang shoot na shoot siya. Sabi ng iba, kailangan daw parang arouse ka pagka naglagay ka nun. So, pwede din naman yatang hindi. Pero, kung gusto niya na dalawa, ganun kasi, pwedeng sa una, hindi. Pwedeng sa pangalawa para mas sure. Ano muna, magganon ka para mas sigurado. So, same din yan sa mag-partner, mag-asawa. Itong ovulation na to, pwede niya rin siya magamit. So, napakalaking use nito kasi proven na nga sa kasama ko si Rose na after namin mag-artificial insemination process after 10 days, ayun, nag-okay na guys. 8 days pa nga lang, nagtutulines na yung pregnancy test niya. So, itong nabili ko sa Shopee, meron din siyang kasamang urine pregnancy test. So, everyday tinetest namin noon kung fertile na ba siya or hindi. So, yun, awa ni Lord, isang try lang talaga, isang punta lang namin. Ovulation window niya yon. Ang una kasi dyan, peak, tapos ovulation window, mag-open. Tapos, pag nag-open na yun, nagpunta si donor alas 8 ng gabi. Then, alas 2 ng madaling araw, nagpunta ulit siya. Yun, dalawang beses na yun lang. After 10 days, nabuo siya. Medyo bata pa yung donor namin, nasa 26 yata. At poging-pogi. Kaya, meron kaming group
na nakikita namin yung mga babies. Yan. So, sobrang swerte namin kasi nabigyan kami ng chance. And sana, dito sa journey ko na to, kaya ipinavlog ko siya para pag nakabuo nga, at least isa akong living proof na totoo ang artificial insemination. So, yun lang. Mamaya ulit, pag naibigay na ni donor yung sperm niya, mag-a-apply na ako. And, try ko lang ipakita yung position. So, bye-bye!